I don't need to put ang tawag dyan, my god, na ano ako na ang tawag dyan? Di ko alam. So ayan, sa kasalukuyan nilalabas ni Wilbert ang kanyang napakalinis na electric fan. So pupunta po ang pure gold, kailangan na talaga may makeup. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to Phil Dada Vlogs. And I'm back with a new video and so anyways guys, for today's episode, I will be showing you for yung video na ginawa ko na last year, which is like October last year. At ito yung kasagsagan guys na nagpa-practice talaga ako ng aking pagka-makeup artist. Dahil nga nag-aral ako last year sa isang school sa Eastwood, sa Libis. And then during that time, pinapractice ko talaga siya. And then this year nga, 2020, nagkaroon ng pandemya and everything. So parang wala, hindi nagamit yung ano, wala naman ang papamakeup. Sino naman ang magpapamakeup niya, nasa bahay-bahay lang naman yung mga tao guys, diba? So naputol yung adrenaline rush, naputol yung ano bang tawag doon, yung excitement sa goal ko na maging makeup artist. So anyways, dahil nga quarantine at nasa bahay-bahay lang tayo, nag-uuting kay ako ng mga file videos ko guys. At nakita ko nga itong video kung saan pinapraktisan ko si hashtag Wilbert ng makeup. So we had a makeup session sa kanyang condo. This was last year, 2019, October to be exact. And then parang hindi ko siya na-upload during that time. It's because parang bago pa lang kasi ako nag-YouTube nun guys. At hindi ako masyadong komportable doon sa kinalabasan ng video. Parang mahilig kasi ako manood ng mga YouTube videos ng mga makeup tutorial. Sino ba yung mga favorite ko? Basta marami akong mga favorite na makeup artist na nag-tutorial sa YouTube. And then nung nakita ko yung ano, yung copy ng video na ginawa namin ni hashtag Wilbert, parang hindi siya kasing flawless. Ang video ha, I'm not talking about the ano, the makeup result ng aking session kay Wilbert. Yung result ng video, parang hindi ako masyadong nasiyahan. So hindi ko siya na-upload. Naka-save lang pala siya sa file ko sa aking iPad. And so nga, during this quarantine nga, nag-utingkay-utingkay ako. And then parang sabi ko, ang ganda pala ito, nakakaaliw pala itong makeup session ko with hashtag Wilbert. So ito guys, papanood ko sa inyo yung raw, unedited. Kung meron ako mga inedit dito, sobrang sobrang light lang, sobrang kunti lang. But in general, this is the raw interview makeup session with hashtag Wilbert doon sa kanyang condo. At alam kong namimiss nyo na ang samahan namin ni hashtag Wilbert. Ang dami na nangyayari dahil sa pandemya, guys. So parang I think it's all for the better. I think nakatadhana talaga siya na mangyari and everything. So, but then, I want you guys to see and watch this video dahil I'm sure sa lahat ng mga fans ni hashtag Wilbert na patuloy pa rin sumusuporta sa kanya, I'm sure mai-enjoy ninyo ito. So, panoorin nyo to guys. Hi everybody, my name is Phil Dada and I'd like to invite you to watch this video. This is my makeup session, not a makeup tutorial because I feel that I'm not entitled to do a makeup tutorial since hindi pa naman ako professional talaga na makeup artist. But I'd like to call it a makeup session. My first guest or my guest for today is a good friend of mine. He's a very talented guy. He's part of the Kilig Ambassador or Showtime Kilig Ambassador. Wala nang mahabang intro, my good friend, si hashtag Wilbert. Wow! Come on! Come on down! Masyado sa intro mo. Ayan. Okay na yata yan. Let's do this. Okay, so since may pupuntahan si Wilbert, dito pala sa condo niya, ako talaga ang gumagawa ng makeup ni Wilbert sa mga out of town, sa ABS-CBN ball, and then sa mga out of town racket niya, ako talaga ang gumagawa ng makeup niya dahil I think he's comfortable with the way I put makeup on him. So, ayun. So today, we're gonna do a super light kasi super. Si Wilbert kasi sobrang ayaw niya, sobrang maramdaman niya na may makeup siya. So ang gagawin natin is parang no makeup makeup look lang kasi normal naman talaga sa mga lalaki yan na ayaw nila yung halatang naka-makeup sila. Pero fresh.
Pero fresh, yes, exactly. Parang no makeup, makeup look, pero fresh. At hindi mo, parang bagong ligo lang na makeup. Okay, so let's do this. So, makeup niya, kasi may lakad ako. Since, ano na siya, since si Wilbert is bagong ligo na siya, so I don't need to put, ang tawag dyan? My God, ang tawag dyan? Hindi ko alam. So, since bago siyang ligo, hindi natin siya kailangan lagyan ng toner. So, lalagyan na lang natin siya direction ng moisturizer. So, Celetec moisturizer ang ginagamit ko. I love this product kasi water-based siya, so hindi mo siya mahahalatang or mabilis siya mag-absorb sa mukha. Okay? Medyo may kainitan dito sa condo. Kasi yung ano kasi ni Wilbert, yung condo niya, yung kwarto lang niya ang naka aircon. Yaman naman ng papiyan mo. Uy, grabe. Ligo ka na ba talaga? Oo nga. So, pupunta ko ang Pure Gold. Kailangan na talaga may makeup. Pupunta siya ang Pure Gold. May bibili nila siyang grocery do. Ayun, kasi may kainitan. Kaya ayun. Napaka-demanding ko dito pa ako sa condo niya. Ako pa yung maari. Okay. So, ayan. Sa kasalukuyan, nilalabas ni Wilbert ang kanyang napakalinis na electric fan. Ayun. Usually, pag naglalagay ako ng moisturizer, kinakamay ko na lang siya para may kasama. Parang na-massage mo yung mga... Para ma-massage na lang yung skin. After ng moisturizer, lalagyan ko siya ng MAC Prep and Prime. MAC, okay? Don't underestimate. MAC. Yes. Magkano yung ganyan? I think nasa 1,600 or something. Prep and Prime? Yeah. Parang primer ba ito? Yeah, primer. So, habang nilalagyan ko siya ng primer, habang pinapa-absorb natin yung primer, make sure lalagyan mo rin siya ng lip conditioner. This is MAC lip conditioner. Okay. And then after that, since medyo na-absorb na ng primer after 1 minute more or less, is lagyan natin siya ng foundation. So for Wilbert, I'll be using the Makeup Forever Ultra HD. I bought this, I guess, for 2,500. Para lang may idea kayo. Parang napansin ko sa skin ni Wilbert, kahit anong klaseng skin tone ng foundation, suwak na suwak sa kanya. So, if ever medyo maputi man yung paglagay ko ng foundation, binabawi ko na lang doon sa powder foundation na medyo, ina-applyan ko na lang siya na medyo darker na kulay. So, let's do this. Ano yung usually ginagawa mo pagkagising mo sa umaga? What do you do normally on a day-to-day basis? Cellphone, ang dalawang oras. So pagkagising mo talaga kaagad diretso cellphone? Yep. Ano? 2 hours? Hindi ka pa nagkakape or something? Okay. Diretso na cellphone? Usually bumaba ko naman ng mga 11 eh. 11? AM. Pag wala kang showtime? Pag walang showtime. Okay, so kung walang work na schedule or light lang na araw, yun ang ginagawa mo? Cellphone ka agad pagkagising? Yes. Di man lang mag-ano? Walang dasal-dasal na thank you Lord, nagising ako or something? Meron naman, bowling. Or hindi ka ganun na klase? Yung tipong nagdadasal, something like that? Hindi lagi. Hindi lagi. Hindi lang. Siyempre, huwag ka na magpapaklase.
And then, after 2 hours, nakakapababangon talaga na literal na bangon. Agad ng pagkain. Pagkain ka agad? Oh, ano ba dapat? See, you're not a coffee person or something? Hindi masyado. So, breakfast ka agad? Brunch. Brunch na. So, bago mag-breakfast, hindi man lang, parang hindi man lang pupunta sa banyo, iihi or something? Matagal. So, pagkabangon, after checking your cell phone, diretso na kaagad sa dining table. Mm-hmm. Or pa-deliver muna, gano'n. Ay, usually nagpa-deliver ka lang. Okay. Kasi pag naiihi ako, hindi ko masyadong ramdam na naiihi ako. Ha? Say what? Hindi ko masyadong ramdam na naiihi ako. Kasi gaya ko sa tiisin for hours. Oh my God, that's bad. Kagaya nga. So the secret daw sa magandang makeup ay ang pagbe-blend. So dapat talaga i-blend siya ng maayos ng brush. Ako kasi I'm a brush person. Hindi ako mahilig sa beauty blender. Ano yung beauty blender? Ito yung beauty blender. Or ito. Kasi feeling ko kasi sa beauty blender na-absorb niya yung product. So whereas sa brush parang evenly distributed talaga yung product. So dapat pati yung tenga sinasama din siya kasi mahahalatang naka-makeup siya kung iba ang kulay ng kanyang tenga. Ang swerte mo kasi ang ganda ng texture ng skin mo. Aww. Yung parang ano, parang may lahi kang makeup ano. Friendly, no? Oo. So actually sa hashtag sa kayo pinamabilis makeup ang talo. Yeah, kasi parang wala masyadong, wala kang mga chismis sa mukha, walang pimples. Although may mga konting dark spots, pero mas maganda kasi na hindi na masyadong takpan yung mga ganon. Kasi parang at least lumalabas pa rin siya yung nung makeup. And after that, okay, since medyo sobrang light, hindi naman siya sobrang dark yung ano ni Wilbert, yung kanyang under eyes, lalagyan natin siya ng concealer. So I'll be using this cover up concealer. Sobrang mura lang niya, pero sobrang gusto ko yung product nila. Para matakpan lang natin yung medyo hindi even na under eye. And then, itong, syempre may, ang tawag ito, bungot sa Bisaya to eh. Kung dito bigote. Banda, bigote kasi siya. So, dapat medyo i-conceal din natin para lang hindi siya masyadong halatang dark. After concealer, lalagyan natin siya ng foundation. I'll be using Makeup Forever foundation. Imimix ko siya. Hindi ko alam kung anong kulay nito. This is kind of dark. Makeup Forever pero medyo dark siya. And then ito naman, wala siyang shade na nakalagay eh. Siguro nasa kwarto. Medyo light na shade. So ang ginagawa ko, kinocombine ko siya para lang ma-mix yung dark and light. Nilalagyan ko siya ng powder is because para lang maset ng yung foundation na na liquid foundation na nilagay natin. But pa sa but, para lang siya sa Bisaya, para lang maugal lang siya ba? Para dili siya lapot. Importante na isama din ang liig kasi para fair, kung fair ang kulay, kung anong kulay ng mukha, at least continuity pati sa ilalim sa liig. Oh my God, hindi kami nag-chichikahan. Para kami hindi makakilala. So, my question is, mag-isa ka lang dito sa condo mo, di ba? So, no, actually, kasama pala niya dito si Ayon sa condo. Yeah. Si Ayon Perez. So, do you bring your, or do you invite your friends here sa condo? Are you the type, or mas type mo na ikaw ang pumupunta sa mga friends? Sila yung bumibisita dito mismo.
Ah, dito sila iniim. Sila bumibisita sa'yo? Hmm, parang tambayan-tambayan ko dito ng mga ibang hashtags, mga tropang. Ah, okay. Kasi so, malaki yung space na. Ito yung parang ano eh, tagpuan ng lahat. Oh. So parang dito yung main, ano? Yeah, hideout kumbaga. Hideout din nyo. Okay. Like, sino na nagpupunta dito sa condo mo? Ng mga celebrities na kilala nila? Halos lahat ng hashtags na punta na dito. Umatambay, inakulog na. Oo. Oh. Like? Si Ronnie, si Zeus. Actually, meron kami dito dati. Parang bodel fight. Tapos dito din kami nagluto, lahat. Ang bagay namin, tagpa-500 ng isa. May picture ka ng bodel fight niya? Meron. Sige, para ma-insert natin dito. One team! One team! Hashtag one team! One, two, three! Hashtag! Si Wilbert kasi ayaw niya talaga ng lipstick na kahit pang lalaki. So ang ginagawa ko sa kanya, nilalagyan ko na lang siya ng Vaseline lip therapy. Kasi parang medyo may kulay lang siya, pero it's actually a lip balm. Parang natural pa din. Parang natural pa rin siya, para hindi lang dry yung lips niya. Okay, paano mo? Pag ano? So ayaw din niya lagyan siya ng contour kasi naka-shape na rin naman yung mukha niya. So hindi na kailangan panipisin dito dahil actually manipis naman siya dito. So ang iiwasan, ang purpose lang talaga na nagme-makeup si Wilbert pag nagpe-perform or nasa stage group is really because para lang maging fresh siya at hindi siya lapot-lapot pag nagpe-perform. Okay? Okay, so since nilagyan natin siya ng powder, foundation, ang finished product ko sa kanya is lalagyan ko siya ng MAC Prep and Prime para siyang, well, para siyang spray, para lang since nilagyan ko siya ng powder foundation, para lang hindi siya magmumukhang powder. So, okay, close your eyes. Ayun. Ayan. As in, sobrang no makeup look talaga siya. Parang wala ka, walang, parang naramdaman mo ba na may makeup ka? Fresh lang. Fresh lang mo. And then, since para makumpleto lang ang buong proseso ng ating makeup session with him, ayusin ko na rin pati ang buhok mo. So, hayaan itang galawin ang buhok ko. Oo. Kasi si Wilbert, gusto talaga siyang ano, gusto niya talaga siya na nag-aayos sa buhok niya. Eh gusto ko sa look kasi ni Wilbert, since mukha siyang Koreano, mukha siyang K-pop. So, gusto ko yung hair niya parang messy. Drop down lang. Messy na medyo drop. Naka-drop lang siya. So, okay? How do you like it? That's the... There you go. That's the finished product of my makeup session with hashtag Wilbert. Oy, thank you so much, man. Thank you for the chance. Ready na pumunta ng you are ready grocery. To go. At bumili ka na ng sardinas sa grocery store. And can you please invite them also to subscribe? Ayun, subscribe po kayo sa ano niya, sa YouTube channel niya. Madaming content ang gagawin niya ito. Maliban sa makeups. Makeup and Dian. Lifestyle and Dian. Lifestyle. Basta. Watch out for it, okay? So, bye for now! Alam nyo guys, so habang pinapanood ko yung video, parang hindi ata nag-enjoy si hashtag Wilbert doon sa aking makeup session. Parang hindi siya comfortable. Kasi guys, ang init doon. Di kasi naka-aircon yung condo ni hashtag Wilbert. Naka-aircon lang yung kwarto niya. Napansin nyo guys, pati ako lapot-lapot din sa pawis. Tapos may electric fan naman siya, pero medyo malayo. Kasi nga, pag tinututok ko yung electric fan sa amin, mahahagip yung tunog ng hangin doon sa camera, sa mahahagip sa audio.
Si Wilbert kasi talaga komportable naman talaga siya na ako ang nagme-makeup sa kanya pag may mga out of town shows kami or pag may mga special events dito sa Manila nung panahong active pa ang hashtag, eh ngayon di na active. I don't know kung mag-a-active pa ba. Let's just pray na sana bumalik na sa normal ang kabihasnan, ang kalibutan, ang world. Sana bumalik na sa normal ulit para naman yung mga tagahanga ng hashtags na sumusuporta, lalo na kay hashtag Wilbert, eh makikita ulit sila sa television. I hope you enjoyed the video because I did. And I hope you will continue to support hashtag Wilbert kahit hindi na ako ang nagmamanage sa kanya. Suportahan pa rin natin siya all the way, guys, because he's a very talented person. He's a very talented singer, composer. I miss hashtag Wilbert, but I'm sure, you know, it's a small world. So I'm sure makikita din kami in the future. So that's it, guys. Thank you so much for watching the video. Again, I hope nag-enjoy kayo. Please continue subscribing on my channel and please give me a thumbs up kung nagustuhan niyo yung video. And I hope you could share the video and I hope you could press that bell button also para ma-notify kayo pag meron akong mga bagong upload na video. Until my next video, guys. Bye-bye!